Signal number 4 ay nakataas sa may northern portion ng may ng Cagayan, particularly po sa Santa Ana. Sa mga susunod na oras, posible itong lumakas pa. At pagdating ng Lunes hanggang sa Martes, ito ay posible na maging isang super typhoon. Maaari itong mag-landfall doon sa may northeastern part ng Luzon, particularly sa may area ng Cagayan. Maaaring mag-race dyan ng mga hanggang signal number 3 o kung didikit pa, maaaring mabot sa signal number 4. Ang masipagyong area po naging super typhoon at kasalukuyan sa layong 270 kilometers silangan ng Tugigrao City. Ngayon, ang lakas ng hangin po niya umabot sa 185 kilometers per hour, samantalang pagbukso ng hangin nasa 230 kilometers per hour. Mula kahapon, mabilis ang kanyang pagkilos nasa 15 kilometers per hour sa direksyong northwestward. At kasalukuyan naapektuhan ng bagyong Egay ang malaking bahagi ng Luzon. At yung southwest monsoon ay inaasahan pa rin natin na magpapatuloy ng mga kaapekto sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. At narito po ang ating forecast track ng bagyong Egay. So, sa susunod na 12 oras, inaasahan po natin magpapatuloy itong sa direksyong northwestward. Kapag hindi magbabago ang direksyon at bilis ng bagyo, inaasahan po natin ito lalapit o mag-landfall sa Babuyan Islands, northeastern mainland Cagayan area, pagitan ng late evening today at tomorrow morning. At inaasahan pa rin natin na kapag ito'y magbago sa kanyang tinatahak mula sa forecast track, mapa northward o southward within sa cone of confidence, maaari mo mag-landfall siya o lalapit po sa northern mainland Cagayan o sa Batanes. Estimated pong lalabas ng PAR ang bagyong Egay pagdating po ng Thursday morning. Okay, narito po ang mga lugar po nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal. Signal number 4 ay nakataas sa may northern portion ng Mainland Cagayan, particularly po sa Santa Ana. So ano pong potential impact? Ang lakas ng hangin ito ay typhoon force winds. Ang potential impact ay significant to severe threat to life and property. And then signal number 3, ang lakas ng hangin ay storm force wind. Potential impact ay moderate to significant threat to life and property. Ang mga lugar po sa line nito ay Babuyan Island, northern at eastern portion ng mainland Cagayan, northeastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, at ganun din po sa Batanes, lalabing bahagi ng mainland Cagayan, lalabing bahagi ng Isabela, buong Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, nalabing bahagi ng Apayao, buong Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng Central o northern at central portion ng Aurora. Signal number 1, sabihin po niyan ay strong winds, minimal to minor threat to life and minimal to minor threat to life and property. So ang mga lugar po na sila nito ay sa La Union, Pangasinan, nalabing bahagi ng Benguet, nalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, nalabing bahagi ng Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Murias Islands, at Tikau Island. So sa mga tools ho na ginagamit ho namin pag forecast sa ulan, at isang ginagamit ho namin itong model GSM, Global Spectral Model. Ngayon at bukas, may nasa ating malalakas na pag-ulan, lalo pong ngayong araw na may mas malakas na pag-ulan sa Northern Luzon. Pwede yung bukas, meron pa rin tayong inaasa na malakas na pag-ulan sa Ilocos Region. Pagdating ng Thursday, makikita niyo po na bahagyang hihina ang intensity ng pag-ulan. Dahil po inaasahan po natin na papalayo na po si Bagyong Egay.
So ano po inaasahan natin mga pag-ulan ngayon hanggang bukas ng tanghali? Mas malalakas sa pag-ulan, sabihin intense to torrential rains sa northern portion ng Maylang Cagayan kasama ang Babayan Islands, Batanes, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Heavy to intense na pag-ulan sa northern portion ng La Union at sa western portion ng Kalinga. Moderate to heavy rains naman sa Isabela, northern portion ng Zambales at nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Cordillera. So bukas, may inaasahan pa rin tayo mula bukas ng tanghali hanggang Thursday ng tanghali. Malalakas sa pag-ulan o intense to torrential rains na inaasahan pa rin sa Babayan Islands, Ilocos Norte at sa northern portion ng Abra at Ilocos Sur. Heavy to intense na pag-ulan naman sa Batanes, northwestern portion ng Mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at ilalabing bahagi ng Abra at Ilocos Sur. Moderate to heavy rains naman sa Benguet, La Union, Pangasinan, western portion ng Kalinga at ganoon din sa Mountain Province at ilalabing bahagi ng Apayao. Sa Thursday, mayroon pa rin tayong inasa doon lang po sa Batanes na kung saan makakaranas ng moderate to heavy rains. Sa kabilang banda, makakaranas din malalakas na hangin di dulot ng bagyo, dulot ng southwest monsoon o malakas pag-ulan. Malalakas na pag-ulan. Mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan hanggang sa kumisan. May malakas na pag-ulan sa kalurang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas ngayon at sa mga susunod na tatlong araw. Dahil dito, nadyan pa rin po ang banta ng pagbaha at pagunang lupa sa mga nabanggit na lugar. May inaasahan pa rin tayong malalakas na hangin dala ng habagat sa mga lugar po na wala po sa ilalim, hindi sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal. So ngayong araw, may inaasahan tayong malakas na hangin sa Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at sa northern portion ng Northern Mindanao at Caraga. Bukas ay inaasahan po natin sa Luzon at Visayas, Thursday sa Luzon at sa Western Visayas. Ngayong araw, halos buong seaboard ng Luzon at Visayas ay meron tayong gale warning na kung saan may inaasahan tayong matataas ang alon, automatic po, huwag munang pumalawak ating mga kabayan sa mga nabanggit na lugar. Inyong mapapansin, may 12.1 meters, yan po yung inaasahan po ng mataas ang alon sa Northern Luzon dahil doon papunta ang bagyong si Egay. Sa ibang lugar na kusan wala po sa gale warning, magiging katamtaman hanggang sa maalon ating makaragatan, lalo po sa buong seaboard ng Mindanao.